tayo kapag walang faith, wala pang action, patay. Eh kung may faith naman, wala namang action, patay pa rin. Amen? So, yan natin mapapatunayan na kailangan natin ng courageous faith. Kailangan natin yun. Kasi tingnan mo na lang siya. Pinanganak siya na walang kamay, walang paa, pero nakakapag-swimming siya. Nag-aano pa, nagsasakir pa, nag-gugol pa. Aba, may nagkagusto pa. Nakapag-asawa pa. Ngayon, ilan ang anak niya? Para tatlo. No? So, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong courage. Lahat tayo meron kung gagamitin lang. Kailangan lang natin i-practice. Practice, practice, tapos magiging perfect. Amen? Amen. Yun. Sa ating pagiging faithful sa Panginoon, sabi nga, faith alone is never enough. And to follow Jesus takes a lot of courage, struggle, and hard work. Kailangan sa pakikinig natin ang salita ng Diyos, gagamitin natin yung ating tenga. At hindi lang tenga, mata. Listen with your eyes. Sasabihin nyo, ay bakit kasama yung eyes? Dapat ears lang. Kasama yung eyes, pag hindi mo naririnig, nakikita mo. Nakikita mo kung ano yung surrounding. At higit sa lahat, listen with your heart. Kailangan madama mo. Kailangan maramdaman mo ano ba yung nais na iparating ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin. Amen. So faith comes from hearing and hearing from the word of God. Romans chapter 10 verse 17. Amen. Naalala nyo nung pumunta dito si Pope Francis noong year 2015, January, yung birthday ko pa yun, no? Pumunta siya dito para tawag niya doon, apostolic journey. So, bumisita siya sa Pilipinas. Ang pinaka-main purpose niya ay para dalawin yung mga victim ng Yolanda doon sa Tacloban. So, dito muna siya sa Maynila. Bago nung 17, saka siya nagtakloban. Talaga na-amiss siya sa dami ng tao. Pero kung makitaan mo man lang si Pope, talagang parang saya-saya ng buhay mo. Makikita mo kami noon, doon kami natulog sa tap, kami ni Len. Umupa kami ng isang kwarto. Alam niyo ba, pumila kami ng mahaba-haba sa UST. Nandun kami sa, ano kami sa labas. Umaga na kami nakapasok. Gabi pa kami pumila. Nung makita namin kahit malayo, hindi mo naman malapitan. Grabe yung saya na parang, yung maintindihan kung ano yung nararamdaman mo. Basta masaya na nakita mo. Kasi parang naisip ko na, parang nakikita ko sa sarili niya si Jesus. No? Kasi biro mo, matanda na siya. The time, 78 na yata siya. Pero tingnan mo, malakas pa siya. Oo, hindi siya nagreklamo. Oh, nung nagpunta siya sa Tacloban, mga kapatid, nung time na yun, may bagyong amang. At nung dumating sila doon, nakikita na naman niya yung mga tao na sa ulan. Nagpaulan sila para naghihintay, nag-sacrifice sila para makita nila si Christ. At nung lunch na, pumunta sila sa Palo para doon mag-lunch. Pero nalaman din niya na yung isang babae doon na nabagsakan ng tent ng tulda, namatay yun eh. Nag-serve siya doon, namatay. Nung in-interview nila yung tatay ng babae, sabing gano'n, masaya daw siya sapagkat namatay yung kanyang anak habang nagsiserve sa tao. Ako parang sabi ni Pope, what faith is that? Talagang na-amiss siya, grabe ang mga Pilipino po. Grabe kung ano, yung faith nila parang kakaiba dun sa ibang napuntahan na ibang bansa. Tapos, lumalakas na si Bagyo na amang. Talagang nangungulit na yung piloto, kailangan na po natin umalis, babalik na tayo sa Maynila, lumakas na po ang Bagyo. Ayaw pa ni Pope umalis, kasi nga gusto pa niyang makihalubilo sa mga tao, pero talagang pinipilit siya ng
ng piloto na umalis na. So napaalis din. Alam mo, wala pang 15 minutes yung backup na helicopter ng government. Dapat umalis na rin kasunod nun. Hindi na nakaalis kasi nag-crash na. Nung umalis na, biglang nag-crash na ano ng hangin, umagsak, hindi na sila nakaalis. Wala naman namatay. Pero nag-crash, crash landing. Kasi wala eh. Malakas na talaga yung bagyo eh. So nakaalis naman sila, pabalik ng Maynila. So nung pumunta na o bumalik na si Pop dito hanggang sa kanyang pag-alis, parang hindi siya makapaniwala na gano'n ang mga Pilipino. Nandun daw yung tapang, ang tapang daw. Sa iba ka, nakita niya kung umuulan na, kung ano nangyayari. Wala na daw doon sa mga pilay, mga tao, malis na. O, pero ang mga tao, nagtyaga. Umulan, umaraw, hindi umalis, nandun pa rin. No? So, nandun yung courageous faith. Sabi ni po, ang Pilipinas ay isang bagong evangelizer at bagong missionary sa mundo. Yun ang ating dapat ikatuwa. Palakpakan natin siya. A taste of faith. Alam mo, kausap ko si Sister Janet noong Wednesday pa yun, Len, o Tuesday. Kausap ko, tumawag siya sa akin. Tagal namin nag-usap. Yung kanyang cancer, diba nag-brachy siya? Brachy, tapos na yung kanyang chemo, ang tawag dun sa panibagong, ano niya, brachy. Brachy yun yung nililinis yung mga natitira-tirang, ano, mga cancer cells siguro. Tapos, then atat siya, sinabihan kasi siya ng doktor, after 1 month, saka mo malalaman kung wala na talaga. As in, ano na, wala na, wala nang natitira doon. Eh, atat na siya. Gusto niya talaga nung malaman kung ano ba talaga ang stato ng kanyang, ano, brachy. So, nagpa-ultrasound siya. Nung nagpa-ultrasound siya, natutuwa siya, pero meron pa. Meron pa parang gamunggo na natitira doon. Kasi wala pang 1 month nagpa-ultrasound na. Dapat ang ultrasound noon, after 1 month na. Para makita na talaga clear na yung kanyang cervix. Pero kahit ganun pa man, masaya na rin siya, at least lumiit. Kaya lang, yung ano niya, yung tubo, hindi pa rin tinanggal. Sabi niya sa doktor, Dok, tanggalin mo na to. Kasi namamasyal na kayo siya. Namamasyal na sa mall, nainip na yata. Na-board na. So, tanggalin mo na yung ano, ayaw kumayad ng doktor. Sabi niya, hindi pa. Pagka yung nakita na natin sa ultrasound na talagang oo, saka natin tatanggalin. Eh, ang tagal naman, Dok, 1 month pa. Sabi ng doktor, nakatagal ka nga ng 6 months mahigit eh. Nung sakit, 1 month na lang, hindi mo pa matagalan. Oh, that's courageous faith. Kailangan mo pagtyagaan. Kailangan natin na kung ano man yung binibigay kami ni Sol, laging may sakit. Alam nyo kanina, ay kagabi, mga kapatid, hindi ako pinatulog. Napakasakit talaga ng tagiliran ko dito. Ang sakit. Hanggang ngayon, nagpapunta ko dito, masakit, hindi ako nakatulog. Sabi ko, bakit kaya ganito? Iisip ko, magtutok pa ba ako bukas? Sabi ko, Lord, tanggalin mo. Gusto ko magtutok eh. Kahit na may sakit ako, kaya lang, gusto ko sana wala para walang distraction. Sabi naman nila, mawala na yan pag nandun ka na. Sabi ko, oo nga. Positive ako, mawala nga. Nawala na nga. Yes. Tumayo na ako dito, wala na. Totoo nga sinabi nila. Talagang paninindigan lang natin yung ating faith. Kasi kung ang faith mo ay gaganon-ganon, kung saan yung alon, doon ka, ay wala tayong paninindigan. Wala ang courage. Kailangan natin courageous faith, tapang at lakas ng loob na harapin natin kung anong man yung binibigay na pagsubok ng Diyos sa atin. Palakpakan natin. Taste of faith, babalikan ko. Our attitude towards Christ. Yung attitude natin, mga kapatid, yung behavior natin, yung relationship natin sa Panginoon. Kapag minsan parang tinatamad tayong manalangin,
tinatamad tayo na tumawag sa Diyos. Ewan ko kung bakit meron tayo na parang dry na dry ka. Ang ayaw ko yung mag-pray. Parang nakakatamad. Di ba naranasan nyo na ba yun? Madalas nararanasan ko yun eh. Kaya siguro ako ginagamit ko eh. Masyado nang busy ka, parang mamaya na lang. Pag mamaya na yun, bukas na lang. Kaya pag na ako, ganun. Ganun talaga yung demonyo na yung lungsoy para hindi ka ano. Sabi ng demonyo, sige may sakit ka para bukas di ka magpagto. Albahe, sabi ko naman sa kanya, no, wait, kahit may sakit ako, tutapak na ako. Amen. Praise the Lord. So, kung marami tayong dahilan at hindi tayo makapag-pray, tinatamad tayo, hindi pa ipaparating ng Diyos yung mga sagot niya sa ating mga dalangin. Paano niya mapaparating kung tinatamad ka na? Hindi mo nga nais pa na magdasal, hindi mo siya tinatawag, hindi ka man lang ng good morning, hindi ka lang nagpapasalamat, Lord, thank you, buhay ako, kagabi natulog ako masarap, pero ngayon ito, gising ako, hindi ka man lang nagpasalamat, ito, naku, kailangan ko na naman magluto, ang daming pagkain namin sa rep. Di ba piyaya yun? Amen. Paano naman ang taste of faith, the love of Christ, a test of our comfortability. Anong ibig sabihin no? Pag naunawaan natin ang love ni God, na parang feeling natin malayo siya sa atin. Parang feeling mo malayo kasi bakit naisip mo na malayo? Kasi nga, hindi nagpaparamdam sa Lord sa'yo. Kasi parang malayo nga siya, parang ano namang nangyari sa prayer ko? 6 na buwan ko na inaantay, wala. So, feeling mo ganon, no? Bakit? Inanto naman kasi parang hindi mo naririnig. Nagahanap ka ngayon ng comfort sa iba. Kanino ka maghahanap? Sa barkada mo. Kasi doon ako sa barkada kasi maganda doon eh. Awawala ang problema ko pag doon. Sige, inuman kami, masaya, ganyan. O, pag hindi pa sa barkada, hahanapin mo sa drugs naman. Ay, masarap doon. High na high ako. Doon ako, mag-session kami mamaya. O, pupunta ka doon, napapasama ka. Napapahama ka. Bakit? Pinalimutan mo si Lord eh. Nagahanap ka ng comfort sa iba. Ang hahanapin natin sa comfort ay ang Diyos.